Tatlo na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Rodriguez, Rizal. 20 individual naman ang itinuturing na person under investigation habang may mahigit 300 pa ang person under monitoring. Dahil dito, mas hinigpitan pa ng ilang barangay ang pagpapatupad ng quarantine protocols sa kanilang lugar. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Tatlo na ang kumpirmadong tinamaan ng coronavirus disease o COVID-19 sa bayan ng Rodriguez, Rizal. 2 sa kanila ang mula sa barangay San Jose, habang ang isa ay taga-barangay San Rafael. May 20 person under investigation naman mula sa barangay Burgos, Jeronimo, Mascap, Rosario, San Isidro, San Jose at barangay San Rafael. 306 naman ang person under monitoring mula sa 9 na magkakahiwalay na barangay, pero 116 na sa kanila ang nakarecover na. Sa harap nito, mas lalo pang hinigpitan ng ilang barangay ang pagpapatupad ng quarantine protocol sa kanilang lugar. Sa double L na sakop ng barangay San Isidro, hindi na nagpapapasok ng mga taga-ibang barangay. Kinokontrol na rin nila ang paglabas ng kanilang mga residente. Tanging ang mga bibili ng gamot at pupunta sa bangko na lang ang pinapayagang lumabas. May community market naman kasi sila sa kanilang lugar kung saan namimili ang mga residente. Nagpapatupad na rin sila ng window hours kung kailan lang pwedeng lumabas sa mga residente. Sa umaga, mula alas 5 hanggang alas 9 lang ng umaga pwedeng lumabas, hanggang alas 3 hanggang alas 5 naman tuwing hapon. Nagpadala na rin ng augmentation ang Rodriguez Police para masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Meron kasi tayong mga essential, may mga emergency na dapat payagan. Pagka wala naman silang dapat gawin para lumabas sa kanilang tahanan, mas magandang stay at home na lang sila para hindi sila makakuha kasi yung virus hindi natin na nakikita. Iiwasan natin yung at marami kasi tao sa labas, nagmumultiply yung virus. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan sa mga residente na patuloy silang mamamahagi ng food packs para sa kanilang pangangailangan. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times.